Happy Sunday, guys. Ito na yung aming third day ng pagre-renovate ng kusina. Ito yung paraan namin ng pagle-layout. Kasi parang di ako nakukontento dun sa ganyan lang, yung mga tanse, yung sulat-sulat ni Mister. Hindi kami nagkakasundo sa sukat, sa laki. Kaya ang ginawa niya ganito, nilalatagan ng ganyan para ma-imagine na namin kung gaano kalaki, kung gaano kalawak, at anong magiging itsura. Ay, hindi pa naman totaling itsura na ganyan na ganyan. Kumbaga, yung sa loob, sinusubukan kong pumasok kasi paliguan. Doon mamaya ilalatag namin yung pinaka-bowl namin para malaman kung anong magiging itsura. Sabi ko sa inyo, kasi kami-kami lang, kaya kailangan ganyan. Actual na ganyan, nakikita. Yung nakaharang dito, naputol yung vlog ko kanina, guys, kasi ano, nalobat yung battery ng aking cam. Yun yung binabanggit ko, yung nakaharang dito kanina, tinanggal na rin. Kasi nakita na medyo masikip. Masikip talaga pala, hindi medyo masikip. Kaya nilagpas dun sa harang, eto na. Ito na yung sitwasyon namin ngayon. Si Al yung kanyang nagiging helper dito. Sige. Wala namang klase si Al ngayon eh. Si Amped ko may klase. Ito, pahirap pa na dito humakbang. Papunta doon sa lutuan. Kaya ingat-ingat ako kasi baka mamaya masagi ko yung kanyang ano. Al, bakal pa daw. Bakal pa? Si Al ang taga tuwang niya dun sa bakal. Puputol si Al ng bakal dun sa likod. Ayan na. Kailangan, ha? Ululutuin ko yan. Kailangan pag umakbang ako, titigan ko mabuti itong pinakatansi na to. Kasi baka masagi ko. Patay tayo dyan, tutumba yung mga hollow blocks niyan. Masasagasaan ko yung kanyang ginagawa. Kaya kailangan dahan-dahan lang. Yan na si Al, taga hakot ng hinalo sa likod. Wala siyang klase. Al! Gusto mo bang pakita yung malaki mong katawan? Busy pa daw siya. Mataba na kasi siya ngayon kumpara dati na nagbablog ako. Talaga nagpataba siya. Yung palaki ng katawan. Late lang ng space namin, no? Pero okay lang yan. Kaya lang siya mukhang maliit. Kasi nga nandito to. Tsaka yun, nandun pa. Good morning, guys. Happy Monday. Ang aga-aga ni Mister may ginagawa dito sa aming CR. Ito yung CR namin, napapalitan na namin. Yung pinaka-bowl namin, 25 years na yata sa amin yan. Tapos pera pa dun sa may-ari na sa tiyahin ni Mister. Dun niya pa yan nahingi. Di napakatagal na, diba? Ngayon pa lang namin siya papalitan. Ilang taon na rin yung anak kong panganay. Ganun na rin sa amin yung pinaka-inidoro namin. Yung aming bidet, bumigay yung pinaka-dugtungan. Dugtungan ba yan eh? Bumigay. Ibig kong sabihin bumigay. Tumagas yung tubig. Bumigay yun. Dati may tulo na siya unti-unti. Pinababayaan lang ni Mister. Kasi sabi niya, yaman na. Total, gumagawa naman na tayong panibago. Ngayon tuluyan siyang bumulwak na malakas. Kaya ang aga-aga yan ang inaasikaso niyang gawin. Papasok na sa trabaho si panganay. Isa-isa na nag-aalisan yung mga anak ko. Ay! Aksi! Andito si papa ko kasabay niya.
Ano lang kang dumanalo? Kasi na? Gabi na siya dumadaan, 8:30 na yung nakaka-uwi, sabay niya si papa ko sa pagpasok. Pasok siya sa trabaho, yung aking panganay. Wait lang, puntahan natin si Axie. Lumabas eh. Ah, face mask? Ilan? Bye, ingat kayo. Axie! Uwi na! Uwi! Iihi siya. Uwi na. Nag-wiwi siya eh. Uwi! Nagagalit yung aso namin. Sinasabihan ni Kuya John na hindi siya sasama. Hindi na sana. Pagkasuna na. Magdi-deliver siya ng yelo kasi 7 o'clock na eh, umaga. Mauna pa. Oh, pambili ng ano, materials. 1K yan. Bibili siya ng buhangin at saka kahoy. Kailangan niya daw ng kahoy dito. Iwan! Iwan! Ganyan talaga, nagpupumili siya sumama eh. Iwan! Mag-ready na ako. Maglalagay na ako ng ano, yelo. Ano, iniwan ka? Ilalabas muna kasi yung motor bago siya lumabas din. Kasi nga ang daming inaamoy-amoy sa labas na ito eh. Ayaw nilang makakain ng kung ano-ano dun. Ano na? Hindi ka na mapakali. Ito ang baby namin ngayon dito sa bahay. Ito ang pinagkakalibangan naming laruin. Oh, wala, iniwan ka. Oh, di ba no? Para rin sila mga tao na nagsasalita. Hindi lang natin naintindihan, pero tingnan mo, iyak siya na iyak. Iwan! Iwan ka! Iwan ka? Pag nilabas ko na kasi yung yelo, ay pag nilabas na ni Kuya Jun yung yelo, saka na rin siya lalabas para diretso yung motor na. Hindi, mamaya pa. Sasabi siya sa akin na gusto niya lumabas eh. Hindi, mamaya pa. Mamaya pa. Mamaya pa. Dami ko mga tiglupin dito. Si Amped ko guys, nag-OJT na, graduating na siya ng college. O, diba? Parang kailan lang makakapagpatapos na ulit kami ng isa. Nagre-ready na siya. Ako naman, dito ako ngayon sa gabundok kong tiklupin. Paalis na siya guys. Buksan niya yung gate. Ako taga-sara nung gate. Kada aalis sila. Ang iyong helmet. Ano yan? Ah, okay. Pwede na tayo. Pwede na. Agagang, init na naman. Ayan. Isa rin yan sa lilinisin namin. Pero ganun talaga. Malaking pamilya kami, mga anak. Laging may mga anik-anik. Bye. Ingat. Dito ako sa aking gabundok na tiklupin. Si Kuya John lang mag-isa ako niya sa gabi. Ang sakit ng ano, ganito ko. Parang kung sa stiff neck dito. Akin naman dito. Nahirapan ako yung muko, nahirapan akong tumingala ng husto. Kaya pagkuha ko na sinampay kanina, nakagano. Naninigas yung leeg ko.
Yung biday namin hindi na nagawa, hindi nagagamit, hindi na siguro namin gagamitin. Kasi as in yung dugtungan, pinakadugtungan na tuluyang, ano, tuluyan ng bumigay. Nasira, hindi na siya magagawa, sabi ni Kuya John. Kaysa palitan pa niya ng panibagong bakal yata o panibagong tubo, ewan, basta ganun. Aantay na lang namin mayari itong panibago naming CR. Ano na lang yun, gagawa niya ng paraan para maisara. Para makapagbukas kami ng tubig. Kasi pinatay muna namin yung tubig sa pinakamain. Kaya wala tuloy kami tubig dito magagamit. Kaya habang hindi rin naman ako makakilos ng tubig, kailangan natin kapag kumikilos, di ba, tubig. Gagawa din ako yelo. Hindi ako makagawa. Kasi nga doon sa CR, merong nagpo-fountain na gano'n na tubig. Mamaya na, ito muna yung narap ko. Pagka ganitong araw, pagka Sabado at Linggo, grabe, ang hirap pagka nandito lahat ng anak, ano. Doon ako parang mas naguguluhan pag nandito sila lahat. Buti ngayon tahimik kami. Ang nandito lang si Ay, si Japheth, apat kami. Apat pa rin, madami pa rin, pero mas tahimik kami. Kung para sa kumpleto kami, ang gulo-gulo, ang ingay-ingay. Ewan ko kung pamilyar dun sa mga malalaki ang pamilya. Dami na ito. At least may natapos na ako, guys. Nalinis na natin to, itong lugar na to. Kahit papaano may makikitang malinis sa bahay namin. Itong sala na to. Yung mga anik-anik is nasa gilid. Kumbaga, may magagalawan kami kahit papaano. Yung ditong side na to, yan, mga damit yan ng mga bata. Sila nagtitiklop niyan, sila nagpapanik niyan sa pinakataas dito. Isang side lang din ang pinakamaykalat para meron tayo diyang daanan. To. Yan, nilinis ko yung mga side na ganito para meron kami mga dadaanan na ganun papunta dyan. Ito na nga pala yung nagawa kahapon ni Mister. Para daw kulungan ng baboy, sabi ni panganay. Kahapon nagkakaroon kami ng diskusyon kasi yung pwesto na itong bahay na to, yung CR bat daw dito nilagay. Kasi nga, itong estante na to, gusto ko yung luminis. Pero mo kung doon ulit yung CR namin, wala nga kaming gagamitin, di ba? Kaya dito namin naisipan, kung dito naman yung CR namin, yung paganyan, tas nakaharap dito, yung space na to, hindi magkakasya yung estante na yon. Kasi gusto ko nga yung tanggalin, dahil kapag nakatanaw ka sa labas, ang gulo sa mata, ewan ko, basta sa akin, magulo sa mata. Kaya dito namin naisipan, siguro kaya hindi pa maganda tingnan, dahil hindi pa naman tapos, diba? Let's see kapag natapos na kung ano magiging itsura niyan. Pero, yun nga, kailangan namin linisin yan. Tung washing kasi namin na to, tsaka dryer, doon namin yan ilalagay. Nasukat na yan ni Kuya John, kakasya dyan. O, di ba kung hindi namin tatanggalin tong CR na to, sana naman namin ilalagay yan. Yun din ang pinag-isipan namin. Tapos, yung kalan namin, kailangan namin lakihan. Kaya nga sabi namin, sisirain namin tong dati naming CR. Tapos, diretso na siya na ganyan, lutuan at tsaka lababo nandyan. Gusto ko nga kasi malaki nga yung space yung gagalawa namin. Itong ref na to, dyan, nakasukat na dyan na sabi ni Kuya John, dyan, karugtong. Tapos yung pinaka-estante namin na yon na gusto ko nga alisin doon, dito nakalagay. Yun, kaya itong gitna, wala nang magiging laman. Yun nga yung sinasabi ko, kung saan namin ilalagay yung ibang mga gamit, kung hindi namin dito ilalagay yung CR. Sabi ko nga, siguro anak, magulo pa tingnan, hindi ganun kalinis, kasi nga, ginagawa pa lang. Pero, tingnan natin, kasi yung pinaka bodega na yan, tatanggalin din namin yan, dito na namin ilalagay. Feeling ko kasi para isang derechohan lang siya na nandyan yung nakataas yan, wala na kaming ilalagay dyan. Hindi ko alam ha, pero ganun yung naiisip ko. Yan kasi, as in talagang kapag nakatanaw ka sa labas, kitang kita, ayoko. Yung istante na yun, yung pamingganan na dalawa, isasandal namin dito yan, para luminis nga dyan. Yun ang gusto naming mangyari dito. Kaya sabi, mama, ang pangit, parang kulungan ng baboy. Siguro kasi kaya mo nasasabi, anak, sabi ko dahil ano, hindi pa siya ayos. Pero sa ngayon, ganyan muna. Yung buhangin na in-order ni Mister, nandun sa taas, ayun. Kung natatanaw nyo, nandun si Al, katuwang niya maghakot ng buhangin. Buti nga nandito si Al eh, para nakakatuwang niya. Layo niyan. Tapos iikot doon. Asan si Kuya John? Ah, ito. Atuwang niya si Kuya John. Dadalhin dito. Sa may pinakalikuran namin banda.
Ayan na si Al. Maasahan na si Al magbuhat-buhat ng mga mabibigat. Natuwa niya na. Okay. Tapos si Kuya John din. Layo eh, no? Salin tayo ng bigas. Wala akong taga-buhat, di ba, nabubuhat si Aldon? Kaya ako mapipilitan magbuhat na itong 25 kilos. Buti nga 25 kilos na lang ngayon eh. Dati halos 50 kilos. Eh, unti-unti lang. Ganyan lang. Kasi sasakit yung tahi ko, no? Sasaling ko to. Kailangan ko magpuno dito sa bigas paninda. Ito pa. Ito lang naman ang mahirap dito yung tataas ko sa hakbangan. Grabe. Grabe ang muscle ko, di ba? Kaya ko to. Ito doon sa mga. Saan ito, babe? Babe. Ito matatapat. Ay, hindi nga matatapat. Kasi nakatapat. Dito na, salam lang. Ha? Salam lang. Dito, dito, dito. Yan, yan, yan. Ito, 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 ito. Salam. Yan na, nakatapat na. Yan na. Tapos na yan? Oo. Kamu lang din. Kamu na alis. Dito ulit? Yan na. Okay na? Kapag ganitong apat lang kami guys, lutong ulam lang kami. Mas okay yung lutong ulam kaysa mamalengke ako. Mas magastos. Katulad nito, 170 lang yata ito kung hindi ako nagkakamali or 160. Ano pa? Ilang klase pa? Langka. Gatang langka. May lumpia ako. Dalawa lumpia ng Shanghai. Shanghai? Oo. Dalawa lang. Ay, tigisa tayo. Tapos, pork steak. Dinuguan. Tapos, ayun, giniling na may itlog. Yun ang kay Japet tsaka kay Al. Tapos, may libreng sabaw. Yan lang. Tipid na. Ang laking tipid na sa amin yan kapag lutong ulam. Wala, kauwi lang.